And now, ladies and gentlemen, it's time for your main event of the evening. Presented to you by In This Corner in cooperation with Binyang Municipal Government, the Honorable Mayor Lenlen Alonte Nagiat and Congressman Dan Fernandez, PCSO and Ginebra San Miguel. 12 rounds of boxing for the Philippine Super Featherweight Championship, sanctioned by the Games and Amusement Board Chairman Eric Buhayin. Ladies and gentlemen, the three judges at ringside scoring on a 10-point system will be Attorney Epi Almeida, Salvador Lopez, and Romy Yulo. And when the bell rings, your referee in charge of the action, international referee Ferdinand Estrella. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner tonight, wearing black and weighing 130 pounds with a professional record of 12 wins, 10 losses, and 2 draws. The Philippine number 6 super featherweight contender from Elorde Gym, Gilmore, Quezon City, ladies and gentlemen, the challenger, Judifel Aklo. And his opponent in the red corner, wearing white and weighing 130 pounds, his professional record, 10 wins, 4 wins coming by way of knockout with 4 losses. From Olivetti Boxing Gym of Binyang, Laguna, ladies and gentlemen, the Philippine Super Featherweight Champion, Aaron Olivetti Melgarejo. Live from Binyang, Laguna, 12 rounds of boxing, and it's showtime! Tayo maglalaban para Super Featherweight Championship ng Pilipinas. Okay, ladies and gentlemen, as Ferdinand Estrella gives his final instructions, we'd like to give the time to Moy Lanez to explain why this championship is happening. Alam niyo po, anong nangyari dito, si Melgarejo po ay nakampanya sa abroad. So, hindi niya na-i-depensa ang kanyang corona at mag-iisang taon na po sa November 14. Kapag lumampas pa sa November 14 at hindi siya nakapag-depensa ng kanyang corona, mai-istriban po siya. Kaya nga po, itong promotion na ito, sana'y gagawin ng birthday ni Arthur Alonte at ni Fe Alonte. Hindi po, pinuspon na lang muna namin yung ano para ma-accommodate po itong championship na ito. Dahil ito nga po si Aaron Melgarejo, ito po ay taga rito sa Binyang at ito po ay apo na ni Oscar Reyes Olivetti. So, pasadahan natin ang mga records, malinaw na yon. So, lumalabas ba mandatory na itong defense na ito? Oh, yes. Si Olivetti po diyan, si Melgarejo, yan po ang nakaputi na may kaunting asul at pula. Meron pong 14 na laban, 10 panalo, 4 na talo. Ang timbang po niya 130 pounds, ang height po niya 5'7". Doon po sa 10 niyang panalo, 4 diyan ay knockout. Siya po ay nakakampanya sa Amerika pero hindi po natuloy ang laban niya doon sa ginawang promotion ni Manny Pacquiao. Ito po ang paulito, sparring mate ni Manny Pacquiao dito po sa Pilipinas. Kanya po naman kalaban si Judifel Aklo. Yan po ay bata ng Elorde Gilmore Boxing sa Quezon City. Yan po ang nakaitim sa inyong TV set. 24 na laban, 12 panalo, 10 talo, 12 tabla. Ang height po niya 5'6". Sumimbang po sa kapo ng 130 pounds. 27 anos po. Uy, medyo ko na katawan na Seb. Si Aklo. Mukhang ina theme ng gabi, no? Let's go to the body. Body language tayo ngayon. Well, ito po si Aklo. Siya ho sa mga pinagmamalaking boxing ito ng mga Elorde noong araw pa ho ito. At ito po ay
napalaban na po kung saan din siya parte ng mundo. Ang Ilord de Gym na nire-represent niya ay malapit po sa bahay namin sa May Santolan. Ano? Ito yung dati may Max Chicken doon sa tabi. Napalitan na yan nung kay Joel Torre. Yan yung area na yan. Opo. At saka yan yung katabi. Mas magandang reference siguro yung Sampaguita Studios. Oo. At ng bahay ni Mother Lily. O nga pala. Valencia nga pala. Uy, Narigal. Oo. May Valencia. May lang ito po si Milcarejo naman. Banda po na tumamang yun. Milcarejo po naman, ako na po ito ni Oscar Reyes. Naging Oriental Champion noong araw. Panahon po namin yun. Ito pong tiyuh dito, edi sila Dino Olivetti, naging champion sa Pilipinas. At saka si... Last day service po. Getting to know you first round, but Milcarejo throwing the more meaningful punches. Totoo. So, po, slow mo natin. Kita nyo, tinamaan po ni Milcarejo isang kanan si Aklo doon, ha? Mabuti po at may tibay din itong Aklo dahil swak na swak po, eh. Yan po si Milcarejo sa inyong corner. Yan po si Tiger Ari, yan po na kay Bigote. Tiyuhin po niyan. Kapatid po yan ni Dino Olivetti, yung pong nasa loob. Na pareho po nag-champion yan. Si Tiger Ari po, nag-champion po ng Orient. Nakamukha ng kanyang kama, yan po na kay Bigote. Yung pong nasa loob naman, si Dino Olivetti, naging champion po dito sa Pilipinas, dito sa Junior Feder. Si, yung lolo po naman yan, si Oscar Reyes, naging boksingero po yan ni Lito Mundial. Kaya ito po talagang sina Milcarejo ang kampunto talaga ng mga boksingero. At dito po ito bumbinyang. Must be interesting how you guys feel pagka yung second and third generation na yung umakit na ring. And, a lot of time has really passed. And you must find the second coming, this, you know, this resurgence of boxing is extremely heartwarming. And, right. Parang si Oscar Reyes ata ay nasa... Ito, didiretsuhin ko kayo, maikling gabi ito, kadala, ang istorya natin dito, ha? Samantala, ha, Milcarejo, however, getting the best out of Aklo. Oh, it's a slip. Hindi po binilangan. Although may tama po na sunto. Ang tingin po na retro natin, o paras na. Alam mo, Seth, pag nalabang ka sa bayan mo, tinidipesa mo ang iyong corona. Nadodoble ang lakas mo, nadodoble ang sipag ng suntok mo. Oh. Maraming nagsasabi na si Milcarejo daw ay madalang manuntok. Pero dito po, kita po ninyo mga binibitawang suntok ni Milcarejo. At si Milcarejo. Tsaka pag iba, pag nadidinig mo yung familiar na boses, ano ha? Right. Tsaka pag uwi mo mami, alapit lang eh. Ito si Alto, Aklo, kasabay natin uuwi ito sa Quezon City eh. Oh. At ito po si Milcarejo, ito po ang paboritong sparring mate ni Manang Pacquiao dito. Tsaka dinan na po siya sa Amerika, inilaban siya doon. Ni Manny, sino yung panat po laang na hindi siya nanalo. Sa New Orleans, sa hotel ito lumaban noon. Nandun kami pero hindi po kami nakapanood noon. Kita po naman yun. Bata po ito, Milcarejo. Ano? Oo. They've missed that time by Aklo. Pero yung mga dukot sa katawan ng Milcarejo, ha? Medyo bumabaong po ang suntok ng Milcarejo sa katawan ni Aklo. Magkakaroon ng saysay yan, mami, ang konti, ha? Oo, investment yan eh. Ano ito eh, yun ang tema ngayong gabi, no? Go to the body and reap the dividends. What you like about Aklo is that he's not afraid to mix it up. Magpapakamatay siya. Ang mag-chaplihin ka naman eh. Bakit ka naman hindi ko kasamantalay ng itong pagkakataon ito.
napansin mo natin, tingnan niyo po. Ang palitan ng dalmang boxing nyo, tumama po doon si Aklo. Pero hindi po sa ulito. Yun lang po, Milgarejo po naman. Ang konsentrasyon sa katawan po ni Aklo. Eh, tuloy po ang palitan ng dalmang boxing nyo. Pakataw talaga, partner, ano? Oo. Talagang walang renda, walang bumibigil sa pagkakataw ng dalawang boksingero. Opo. At ito pong Aklo, kasi nga, dahil lapag yun sa napakakataw, malaban ng championship, sinasamantala po naman niya ito. Tsaka mo, given the context in which he is in, para siya talagang diary ito, bagamat Pilipinas pa rin ito, no? Oo. And he has no other route except a convincing win. At saka kung pwedeng KO, knockout, TKO, so much the better for his sake, actually. Oo. At saka nung malaman po ni Mayor Lenin Alonte na hindi natuloy ang laban ni Willie Carreo sa Amerika noong September 25, sabi niya, hindi postpone natin ang laban. Dito hindi ilagay si Willie Carreo ng championship. Baka naman ma-stripon pa itong kababayan namin ng title. Ikaw ba naman ang wawalan ng champion ng Binyang? Kaya nga po, pinospon na laban na ito at yun po natin ginaganap dito para ma-accommodate po si Milgarejo. San Miguel Beer, Hinebra, San Miguel, Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, San Miguel Coffee, B-Make, Grand Matador Brandy, and Biogenic Isopropyl Alcohol. These are our friends, of course, and yours as well, here in this corner. You like the way Aklo is fighting back. Kung yung Aklo nakahanda sa laban eh, no? Oo. Yung mata niya iba yan, no? Oo. Oh. Although, ang pagka numasabihan si Aklo, mga 3 weeks tago na lang eh. Pero, ganun pa man, dahil itong Aklo, tingin ko nga, nandun sa Gilmore sa Ilurde, so hindi sila pahabayan ng isayo. Alam mo, Moy, yun ang mga telephone calls na gusto mo matanggap kuminsan eh. Oo. Yung mga ganong opening na malalaban ka ng championship. Okay, bring it up, bring it up. This fight, alam ko third round pa lang, ano ha, pero it's been worth the wait. Siyempre, kaya sila main event. Okay, let it go. Back. Ready, Australia. Asking them to mix it up. Algarejo. Ay, pinamahan ko. Pinangan ng referee. 4, 5, 6, 7, 8, okay. Okay, dulong-dulo eh. Sumapat ang glove noong ano, binilangan sa referee. I think he was too coy and too cocky. And when he got tagged, he paid for it. Yes. Kasi under the rules, Seb, pag ikaw'y tinamaan ng sinto at lumapat ang anumang parte ng katawan mo, except the hit, taktaw nyo. This crowd is roaring, boy! Ang ganda nung tumamang yung si Aklo, oh. Pero yung Aklo, nagpapakamatay, oh. This is a fight! This is a fight! Listen to this crowd roar! So boys, blow mo natin. Tingnan nyo po. Isang ano, kanan, diretso-diretso. Lumapat po yung ano. Medyo po talaga groggy yung pong Aklo. Pero kita po ninyo. Ayaw ibigay po nung corner ni Aklo. At sinasabihan niya na tuloy mo laban mo. Then nasasaktan mo rin si Milgarejo. You know, as a challenger, Judifel Aklo is doing everything correct except for that careless moment earlier. Oh. But on the other hand, Milgarejo's confidence now is on the high side. Totoo. At saka yung Milgarejo, dahil nga, sa tulong siya mag-iit pa rin parta ni Pacquiao, yung iba po ito, saka meron ng kumpiyasa, bumilis manuntok, at maganda sa makombinasyon. Stop! Neutral. Might be the tape. Yung tape ng glove.
Pero medyo po nakabuka na ang bibig ni Aklo pag mas dahil po ninyo. Bukod sa suntok na tinatanggap niya, yung pace ng laban kasi. Mabilis. And then maraming na suntok sa tinatanggap sa katawan. And it's a very humid. Ayan po, ang Alubeto Brothers, yung pong nakita ninyo. Parang pangalan ng typewriter, ano? Oo. Yun ang apelyido kasi ni na Oscar Reyes eh. And Mr. Reyes, Alubeto po yan. Those of you who remember those kinds of typewriters, huh? Oh, yes. Did you know that Joe Cantado for the longest time did not want to use a computer? Oh. Oh, but hanggang his dying days, tagal bago niya decided to try a computer. Eh, kung magsulat daw siya, sabi ni Ray Catrinidad, parang nagpo-boxing daw eh. Oo, nagmamakil. Uy! Kailan naman tumamang yun ni Lepok ni Mel Garejo, ha? Oo. Good combination by Mel Garejo. Parehong boksingero, sumisiksik na, no? Oo. Combinations working for Mel Garejo. Mas magandang tumapon ng suntok yung Mel Garejo kay Aklo, pero yung desire naman ang kay Aklo. Oo, no? Parang ano, kitang-kita mo yung storya sa figura ni Judy Fiel Aklo. Oo. Yung bang kita mo talagang gusto niyang manalo. Ito, itong Aklo, miski tamaan ito, yung kamukha ng tama sa katawan, tatayo-tatayo ito eh. Dahil na ang feeling niya nakataya ang karuna eh. I sense your disappointment with some of our fighters who got tagged earlier. They just fell and, you know, ayaw na. Oo. Uy. Nifty uppercut there, huh? Yung mga dukot sa katawan na ngayon ni Mel Garejo, Seb, yun ang tingin ko eh mamaya medyo dadamdamin ni Aklo yun. Sa katunayan, yung Aklo medyo bumubukan ang bibig. Saka napansin mo yan nung kinaipan siya, no, ha? No. Uy! Pero tumayo pa rin, ha? 5! Yogi, oh! 6! 7! 8! Come on! Nakatakas! Hop! Tumana na. Ito yung second stay. Tumaan eh. Babalik mo kami. Well, ito po yung slow mo natin. Tingnan niyo po. Pumapasok po yung Aklo eh. Biglang inaper, oh. Aper at saka left hook eh. Kanan, ano? Kanan. Tamaan eh. Ay, nagbigay sa atin ang putubin yan. Kembong. Ito po ang ating mga tuwang-tuwang mga si Mayor, si Arthur, si Congressman Fernandez. Di ba nanalo sa kantsaw si Ompong? Si Tembong? Oo. O kinakantsawan tayo kanina? Oo, tayong kinakantsawan. Tapos niregaluhan bigla tayo ng putubin yan. May dalawa na knockdowns natin. Ano? Yung isa medyo freakish. Pero itong nilong ginawa with a right uppercut was solid. Ano? Oy, tama na naman ang upper. Oh. Sir, yung ano, malaki ang improvement ni Mel Garejo sa pulong siya ay makalaban sa Amerika at maging sparring mate ni Pacquiao. Saan siya nag-train din? Kay Freddy Roach din? Freddy Roach din. Alam mo, when you're surrounded by quality boxing talent, can't help but be rubbed off on you. Oh, yes. But you like what Aklo is doing here in terms of guts. Oh, lumalaban yung Aklo eh. Oh. Oy. Talagang yung Aklo ayaw ibigay eh. Ang feeling niya. Hanggang huling hininga. Oh, what a series of uppercuts that really nailed Aklo there. Pero nandun pa, pasok pa rin yung Aklo. Oh.
Round 5, San Miguel Beer, Ginebra San Miguel, Philippine Charity Sweepstakes Office, San Mig Coffee, B-Meg, Grand Matador Brandy, Biogenic, Isopropyl Alcohol. These make up our lineup of friends here and in this corner. Glad you're with us here in our Binyan Showdown. Our showdown in Binyan, call it what you will. It's a great fight so far. A title is at stake here, the Philippine Super Featherweight Championship, which is currently owned by Aaron Melgarejo. Well, at least naman, ito talaga championship fight. Dahil kita mo, pinakikita ni Melgarejo ang talagang galing niya, ha? Samantala na mo yung aklo, pinakikita niya na yung kanyang desire na manalo. Good point, excellent point. Dihadon-dihadon na siya dahil doon sa dalawang knockdown, ha? Oo. Pero nagbabaka sakali siya. Ang ano ni Aklo, baka maubos itong Melgarejo sa kasusuntok. You know, your luck improves when you work hard, actually. Oh, yes. And then tingin ko, Seb, yung Melgarejo, medyo sa dami ng ano, dapat makamero siya ng pacing. Huwag suntok na suntok, alis muna. Tingnan ng malalim. Na ano, nape-pressure to deliver that knockout eh. No, ha? Kasi in front of the hometown crowd eh. Oo. Oh. And all the government officials at the over there at VIP Row. Na lahat eh, gusto manalo siya ng magandang panalo. Natingin ko, matapos ang laban, masisiyahan po naman ang mga taga-Binyan. Dahil maganda po ang pinakita ni Melgarejo. Tapos slow mo natin, tingnan nyo po yung mga binibitawan sa tos ni Melgarejo. Talaga po namang swak, pero ayaw hong bumigay ni Aklo. Iba ho talaga kapag merong nakatayang karona. Sabayan po, sumasabay yung Aklo. Umakyat na po ang doktor. Op! Op! Medyo nagkakamera ng commotion sa corner. Oh. Ni Melgarejo, oh. Ni Aklo. Alam, biglang tumayo si Aklo, oh. Dahil tumunta ang doktor, tinitingnan si Aklo. Pinalim! Parang ang natanong ko sa corner ni Aklo, si Sunny Sanggalang, eh. Parang nakita ko si Sunny Sanggalang, anak ni Toti Sanggalang. Eh, yung pong si Sunny, parang si Toti yun. Oo. Fight yun. Oh. Ganda sana kung buhay pa si Toti. Ano? Sila ni Tembong at si Igawan, masaya yun. Oo. Pero kita mo, ha? Pumapasok pa rin yung Aklo, ha? He will fall with his trunks on here. Oh, yes. Ano yan? Yung pilik na, he'll die with his boots on. Yan. Para ano siya nga, si aeroplane ata ang bida doon eh. Yata. Yan, paborito ng tatay ko yan. Oh. Pero ako nalumpot nung namatay si Paul Newman. Oo. Medyo nag-taper off po ang ano. Siya ba yung Somebody Up There Likes Me? Yata, na movie. Boxing movie yan eh. Oo. Oh. Whoa! Aklo with some combinations. Para si Aklo ngayon ang nakakuha ng second lead. Oh, medyo. Oh! Melgarejo pouring it on. He's got Aklo in the corner, his own corner. Third knockdown. 6, 7, 8, 9. And Melgarejo is going for it. Freddy Estrella, that's over. It is over. It is over. Tama namang awati na. Dahil ano, na nakaabang na po ang doktor eh. Kita niyo po yung doktor na doon na nakaabang na. A kid that wanted to throw, make a prank through a bottle. But take nothing away from Aaron Melgarejo doing this in superb and dramatic fashion, Moilanius. Talaga po. At ang ganda po ng pagkapanalo yon ni Aaron Melgarejo. Kita nyo po na tubang-tuba po yung corner ni Melgarejo, samantalan din sa corner ni Aklo. Medyo malungkot po dahil kinupa po naman lahat ni
Aklo ang magagawa para manalo. Ito po, slow mo natin. Tinamaan po na isang kanan doon si Aklo. Kaya medyo po nagwabol si Aklo doon. Pinalo up na po ni Minigarejo dahil going doggy, oh. Ito yung pinaliguan na niya, eh, no, Ang? Oo, oh, nang maraming suntok, oh. Tumantawa po ang mga taga-Binyang. Yan po, mga binitawan suntok ni Minigarejo, oh. Yumayapos po, bigla po sinuntok sa katawan, oh. Napahika po ngayon si Aklo. Yan na po, si Mayor Lenlen Alonte, si Congressman Fernandez, at tumantaba po sa pagkapanalo ni Milcarejo. In very dramatic fashion, we must say, and there's the presentation. Let's send it to Boy Villanera atop the ring for the official end, the announcement at the time, and why Mr. Milcarejo is going home with his crown still there. Yes. Boy, take it away. Ladies and gentlemen, your official time, 1 minute and 40 seconds of round number 6 for your winner by technical knockout, and still the Philippine Super Featherweight Champion, Errol Olivetti Milcarejo! And now the Honorable Mayor Lenlen Alonte again is awarding the trophy to the winner and the Best Fight Special Cash Award. Congressman Dan Fernandez is presenting. Well, at least Milcarejo will say two things tonight. My championship is here. Hindi po ako napahiya sa harap ng aking mga kababayan. Totoo po. At nakakatuwa naman at napagbigyan ng mga taga-Binyang na hindi nawala ang corona ni Milcarejo, hindi siya na-istripan dahil na-idepensa niya dito at nanalo po siya ng napakaganda. And we'll see you all next time when boxing returns. Wherever you are, keep it here in this corner. Ladies and gentlemen, this is your Bakbakan Samunte main event. Presented to you by DS Almario Boxing Promotions in cooperation with In This Corner. Sponsored by the Honorable Mayor Aldrin San Pedro and the City Council. This bout has been sanctioned by the Games and Amusement Board Chairman Eric Buhayan. Ladies and gentlemen, introducing first, fighting out the blue corner, wearing blue, and weighing 129 pounds, the Philippine number 7 super featherweight contender from Brico Santig Stable of La Trinidad, Benguet, ladies and gentlemen, the challenger, Mike Tumbaga. And his opponent across the ring, fighting up the red corner, wearing white, official weight 129 pounds. The OPBF number 1 super featherweight contender and the WBC number 21 super featherweight contender from Olivetti Boxing Stable of Binyang, Laguna. Ladies and gentlemen, the Philippine super featherweight champion, Errol Milcarejo! Live from Muntinlupa Complex, 12 rounds of boxing, and it's showtime! Errol, baga, ang paglalabanan nyo ay super featherweight championship ng Pilipinas. So protect yourself at all times and obey my command at all times. Touch glove and good luck. Okay, you know, Errol Milcarejo is an interesting story of having to go home to Binyan to win his title. He's constantly on the road, and Moy Lanez is here to tell us about the story about this champion who's making officially his first defense of that crown he won in October last year.
Well, si Aaron Migarejo po, ayan po yung bata ng Olivetti Boxing Stable. Apo po ito ni Oscar Reyes at pamapin po ni Nardino Olivetti. Ito po'y laki ng champion talaga. Yes. Taga Binyan Laguna, ang edad po ang labang po tayo 23, 16 na panalo, 6 na talo, isang tabla, ang height po niya 5'8". Mimba po siya kahapon ng 128 pounds, 25 anyos. Ang kanya po kalaban ay si Mike Tumbaga ng Highland Boxing Stable ng Trinidad Tenget. Yan po ang nakasol sa iyong TV set. 11 laban, siyang napalarap itong talo. 2 tabla, ang height po niya 5'5". Tumimbang po niya ng 129. Ang edad po niya 23 anyos. Ito pong si Milgarejo ay lumaban sa Japan. Nanakot po niya kapon si Masato Maido ng first round. Tsaka alam mo yung nanalo siya kay Aklon, yung sigaw ng tao nung sabi niya, ano, nung coverage natin na yun. Oo, at piyesta ang kinabukasan. Alam ko, meron siyang pamisa after that, that talaga na po nung nag-celebrate dun po sa lugar nina Aaron Milgarejo. Ito pa sinasabi ko si Oscar Reyes, kapitati hambog si Nero Rey, Milito Mundihar, naging Oriental Champion po ito, naging Philippine Champion. Ito po'y lolo na nito si Aaron Milgarejo. Daming ano, no? Daming backup chorus ni Milgarejo, no? Oo. Kasi meron na siyang team, Milgarejo. Oo, yan si Gino Olivetti, naging Junior Featherweight Champion naman yan. Ano po yan? Yan ang tiyo nito si Milgarejo, siya ngayon ang trainer nito. Baka ko pag nagkaroon ako ng boxer partner, tatawagin ko yung pangkatsuntukan. O kaya pangkatumbagan. Kasi lahat yung mga gamit na ng team eh. No? Parang yung bowling team namin dati sa advertising, pangkatkanalan. Puro kanil. Puro kanil. Oh, Milgarejo going to the body and interested in going home early. Well, ito po yung si Milgarejo para po kinakasandang niya kay Manny Pacquiao. Yung mga laban niya sa Amerika, si Pacquiao po ang nagbibigay ng laban sa kanya. At kung papalalim po si Milgarejo na manalo ngayon, baka po mabigyan ulit ito ng laban. Kung hindi man sa undercard ni Pacquiao, dun po sa Las Vegas. Tapos si Abby Concepcion, nakatanggap din ng biyaya mula kay Manny Pacquiao, ano ha? Alam ko lalabas si Abby Concepcion sa August 15 sa Hard Rock Cafe. Sa Las Vegas. Sa Las Vegas. Usually, pag may malaking card doon, mga two days before, meron malaking card pang inilalagay ulit si Bob Arum. Final seconds of round one. And Moy, if you're going to be a boxing star, you might as well have a whole barangay as well. Oo, ito yung mga... Young people, huh? Oo, kabataan po dito sa, ano, sa Muntinlupa. At mukhang ano, backup chorus din sila ni ano, ano? Si Milgarejo. Na daradala po yan, galing din yan, ha? Baka ito, ang kalaputin ni Milgarejo, mga kapatid, pamangkin, pisang buo. Alam mo, nakaka-inspire kasi it's also a way of saying, hindi ako pwede matalo tonight kasi dami yung kasama. Oo. Diba napapasin siya? Si Pacquiao mas gusto niya marami siyang kasama. Parang mas iba ang ano niya. Yung... Ayuda niya, no? Oo. At saka, alam mo, lahat ng athletes na didinig nila pag sumisigaw tayo eh. As to basketball players, volleyball players, boxers. Mami, tinanong ko sa kanya, didinig mo. Nakakita daw niya yung mga nakabarong. Saka yung mga Pinoy, alam niya, iba pag Pinoy. Na nakikipag-away sa Meksikano pag sinisigawan yung mga, ano, mga Meksikano yung national anthem natin. Ano? In the meantime, Milgarejo trying to measure the distance. You were telling me a story about, was it Tumbaga na sabi mo na may problema sa kanyang workout sa road? Oo, dahil umuulan palagi sa bagyo, sabi niya hindi po ako makatakbo sa labas, kaya ako po ay sa gym na lang tumatakbo. Pero ito, at least nakakapag-isayo ka, pero iba po ang takbo sa labas. Lalo na sa kondisyon ng bagyo, ano mo? Oo. So, okay, early check ulo, on the forehead, Ferdinand Estrella. Is it Freddy or Ferdinand? Ang dami mong pangalit. Ferdinand. Ferdy, ha? Ferdy. It still has the best smile in Philippine boxing. Wag lang sisimangot pag hindi kayo gumagawa ng matino dyan. Oo. Yeah, medyo matalas-talas yung kanyang mata. Ano ha? Meron siya gusto mong silipin.
Tumbaga, however, has to take initiate the contact. He's the dayo here. He's the challenger. He's the challenger above all. He's got to take the fight to Melgarejo. Oh, pero siguro naman, pinag-aaralan pa rin ako nung gagawin niya kay Melgarejo, tambahin niya siya punta ko yun, sa katawan ba, sa mukha ba, o. This is a 12-rounder and we're just in the second of a scheduled 12. Melgarejo's just going to the body. He's been doing that since the first round. Tinetesting ni Melgarejo muna ang katawan ng tumbaga. Pag nakita niyang medyo mahuna sa katawan sa kanya, sabi ko, oy, nakipagpalitan ng puso tumbaga, ha? Nothing to lose. Lagi ng binyahe ko. Oh. And Melgarejo now trying to pound it down. And he sees those people in black. And maybe those will lift up his spirits. No, not that he needs it right now. But maybe for them to call this off and end this early. Really going to the body almost exclusively. Now trying to use that uppercut. Ganda yung kamay ni Melgarejo. At sinabi nga sa akin ni Melgarejo, hindi po ako nasira ang isayo ko sa pagkamatay ng aking lola. At hindi po labang ko kung pihilahando ko sa kanya. Well said, and the second of 12, done with. Tapos slow mo natin. Tingnan niyo po, tumawa po nun si Melgarejo ng isang right straight. Left upper, right straight. You know, the uppercut, the sheer force of it is able to break down any kind of defense, ano ha? Oo. Kung minsan kahit na nakatakip na lahat, pagka nag-unleash yung uppercut, ano, humihiwala yung kamay, lalo na pag sunod-sunod. Oo. Welcome to round number 3 and an opportunity to thank San Miguel Beer, San Miguel Coffee, Grand Matador Brandy, in Ebra San Miguel, Red Horse Beer, Philippine Charity Street Fix Office, and Biogenic Isopropyl Alcohol. You know, this is a big fight, and we have press photographers. It's not every night and not every coverage in this corner that we have our friends from the press. Totoo. Kasi nga po, pinigin niya po ito. At saka, alam niyo po naman ang ating promoter, si Dante Almario. Marami po kaibigan niya sa press. Kaya kinaantok na yung mga yan. Kasing pa. Pero mas gusto nila yan kaysa kumisa sa gold coverage. Kasi naiinitan sila. Tamas mahirap yun. At marahabang lakad. Challenging talaga. Samantala, back to this one. Crowd. Oh, you look at those young people shouting in the corner of Melgarejo. He's trying to pin Mike Tumbaga on the ropes. Tumbaga has to break away from that fix he's in. He has to initiate the contact. It's Aaron Melgarejo who's the one pouring it on Moy. Oh, yes. Yung sa katawan medyo nasaktan po, medyo nagreklamo po si Tumbaga dahil tinamaan po, sabi niya medyo mababa. You know, I chatted with Melgarejo after he won that title in Pinya. You know, you can sense from this young man, his determination, yung single-mindedness niya because he's been to the States, yung hunger niya to be able to come close to what Pacquiao has achieved, ano ha? Kita mo yung kanyang single-mindedness to take this very far. Lahat gusto maging world champion mo yan, no? Oo. Sana mga galing ang tinalo po si Melgarejo. Yung pare niya sa bata ni Jerez Peñalosa. Peñalosa, talo sa kanya, no? Sa atin. Lakas ang suntok yun, ano? Oo, sa... Kung di ako na... Sa Makati. Sa Angono. Sa Angono, okay. Sa Makati nanalo siya noon na yan. Ito, Melgarejo, marami na labas sa atin dito. Aba, nagising ang corner ni Mike Tumbaga. Kasi medyo nakabuelo. Yes! Tumbaga now with a flurry of punches. Made Melgarejo think for a moment there. Oo, lahat po ang mga big time sa Baguio, narito po. Si Rabi Paragan, ha? Na isang kinigilan ng promoter. Tumama po doon si Tumbaga. Oh, kita niyo po sino ng mga tao. Oh, listen to this crowd roar as Tumbaga suddenly coming to life here. Alam mo, ganda rin ng height nito si Melgarejo, 5'8". Ha? Oh. Boy, what a round. Tapos slow mo natin, tingnan niyo po. Nakikipagpalitan na po si Tumbaga ngayon kay Melgarejo. Mukha at katawan, tinamaan po doon si Melgarejo ng isang right straight.
Better kaya late po, better late than never, ano ha? Kaya po sumisigaw ang mga tao dahil nga po, nagbibigyan ng magandang laban ito pong ating challenger. Which he should have done perhaps a round back, but the better late than never, Moy, because he still has a couple of rounds to go. We're only in the fourth. We're scheduled for 12, of course. Oh, yes. At saka kailangan si Tumbaga talaga sa muntok sila sa muntok dahil tingin ko yung mga early rounds na kukuha po ng Milgarejo. He was quite a crafty boxer, actually. You know, when he won against Judifel Apollo. Oh, yeah. TKO in the sixth round. One thing about Melgarejo, though, is he's very patient. He'll look for that opening. Oh, yes. Alam mo kasi, Seth, iba pagiging nakakapag-isayo sa Amerika eh. Marami ka na nangunturan, mga suntok sa katamaan yan po, ang corner ni... sa barangay, no? Oo, ni Melgarejo. They're kind of hushed up right now as Mike Tumbagas beginning to pour it on. There's a, less people, of course, on the other side. Halos dalawa, tatlo lang yung... tumitir para kay Tumbaga, but the crowd, as you correctly pointed out, roaring, because Tumbaga is giving Melgarejo something to think about. Oh yes, well, alam mo, Pilipino by nature tayo, ano, mag-underdog eh. Eh siyempre, namado dito si Melgarejo sa champion. By the title and by reputation, you know? Oh yes. And strong right hand by Tumbaga. He's taking it strong against Melgarejo. Melgarejo has lost 6 of his 23 fights. On the other hand, 7 of the 18 have been lost by Tumbaga. That's Tumbaga's corner. Yan po si Brito Santig. Yan po kanyang manager. Na sinisila po. Parang ano, no? Alam mo, magpapat sa golf eh. Oh. Tumbaga ng silid. Oh. Kapag tumama, mas hindi tumama, sumisigaw sila eh. Siyempre, yun yung sinasabi mo, yung corner, kailangan maingay eh. Oo, oh. Ganyan po sa Cebu, sa Baguio. And both fighters going toe-to-toe here. It's been a good, clean fight. You know, Ferdinand Estrella's hardly had to part the fighters, you know? Oh, wala halos nito eh. Oh, Tumbaga with a combination and covers up. Tumbaga knows how to pick his spots. Oo, oh, at saka alam niya kung anong gagawin niya, kung paano blocking ang gagawin niya. Eh. Has not been careless in this fight, you know? Oh, yeah. You know? Excellent blocking that time. He's using his gloves as defensive measures. Yan alam niya, may lakas ang Melgarejo eh. Kita mo naman, sa muscular development lang, no? Magkaiba eh. No? Sa age, matanda si Melgarejo ng 2 taon. Sabi mo nga kanina. Oh. 10 seconds remaining in the fourth. Good right hand from Melgarejo. Another one. But not as devastating as the first one. So boys, slow mo natin. Kita niyo po si Tumbaga. Oh. Siya po ngayon na nag-i-initiate ng pagsuntok. Ha? Oh. Although may mga suntok po siyang half-block, pero at least siya po ang nag-i-initiate ng suntok ngayon. Mga kaibigan natin na ito, mga matutulungin natin mga tagapagtaguyod. San Miguel Beer, San Miguel Coffee. Ano nga yung paborito mo? Original. Original. Grand Matador Brandy, Ginebra San Miguel. Red Horse Beer, Philippine Charity Sweepstakes Office, and Biogenic Isopropyl Alcohol. Maraming salamat. Katana ko sa atong subong sa Iloilo, Bacolod. Maayong gabi sa inyo, Da. Sa Cebu at saka sa ibang lugar, maayong gabi ka ninyong tanan. Maraming bang narabi dyan sa Ilocos. Alam mo, sa Ilocos, maraming nanonood sa atin dyan. Oo. Pinagyayabang ng director natin. Mataas ang rating natin sa channel ko. Samantala, ang aksyon ay umiinit. Medyo napapalaban si Melgarejo. Oo. Hindi one-sided, ha? Ganda nung binibigay na laban itong Tumbaga. Tumbaga sumisiksik, trying to stay close. Melgarejo may have to use a bit of a jab here. Can't go toe-to-toe. He doesn't have to do the big knockout punch right away. Oh, but both fighters beginning to get drenched in sweat, Moy. Medyo mainit. Yung humidity, at saka dumami ang tao, eh, no, ha? Oo.
Medyo puno na po tayo ngayon dito. Sa pool kanina, matagal-tagal na naman tayo naglalaban dito. Kaya ang humidity dito, medyo mainit na po. Diyan, kung meron may epektuhan na sa itong baga. Dahil galing pa po ito ng bagyo. Oh, pero mukhang siya naka-adjust, ano? Talagang pit round na dumidikdik pa. Oh. Malgaria trying to stay in step, but good body shots coming from Tumbaga. Well, alam mo, sir, kasi iba pa kasi pag yung championship eh. Nagdadagdagan yung, ano mo eh, yung lakas mo eh. Yung ganas, ano? Oh. Alam mo, ang nagugustuhan kay Tumbaga bukod sa nakakasuntok yung depensa niya. Oo. Ang ganda niya mag-parry off ng mga shots. At sa glove, tumatama yung mga suntok ng Malgareo. O, yun, oh. Right yun. This is a good angle or viewpoint. Uy, tinamabulo si Malgareo. In the chest area, Tumbaga. Looking for targets to aim at. Ang ganda na shot ni Rek dito, ano? So, kita-kita niyo ho ang palitan ng dalawang busilero. Oh, good shot by Malgareo. That left hand was there. Malgareo now going to the body. Tumbaga suddenly is a sitting duck. But some of that defense is beginning to crumble now. Malgareo looking for a target. And both fighters feeling a bit of the fatigue. They've gone almost toe-to-toe from the opening bell. That's why this crowd is alive, Moy. Oo. Maganda po pinakita ang laban dito ni Tumbaga. Hindi po akalain ng marami. Lalo na po ako. Maganda ang magiging performance ni Tumbaga. Here is slow-mo action from the previous round, the sixth. And keep in mind that the Philippine Super Flyweight Championship of Aaron Melgarejo is at stake here. Well, kung ako si Tumbaga, ay puro kataba na susuntoy ko si Melgarejo. Dahil tingin ko yung Melgarejo, kaya medyo napapatigil po sila dahil sa mga tama po sa katawan. Alam mo talaga, I'm sad to smile. Provincial coverages natin, ano, pagkatapos talaga ng hapunan, kumadami tayo. Oo, siyempre. Maluluto mo na kanilang alaw, hindi na makapos sa Malgarejo doon. It's been tagged, but no cuts, so far. Tumbaga is trying to initiate the contact now. This has Malgarejo backpedaling, that is. Tumbaga is a smart fighter. He covers, he pounces. Malgareo trying a flurry of left uppercuts. That's parried away. Boy, what a workout for Aaron Malgareo. Ah, talaga. Ibig sabihin ni Malgareo, matagal-tagal din hindi nakakalaban. Dahil nga, hindi mo ma-eakout yung laban niya doon sa Japan. Dahil first round knockout eh. So, matagal din walang laban. So, pag ganyan, balikatan, lutan, medyo epekto yan. Well, that's a three-month gap also, huh? Oo. Now Malgareo is clearly feeling what Tumbaga has done so far. At hindi nila kalain magbibigay ng ganyan labas si Tumbaga. Oh. Ganda ng quality ng punches niya, you know? Oh. He's been able to pick spots, but he needs something more dramatic here. May bigla pati eh. Magandang tama ay eh. Biglang bumaksak ang champion natin. Sana wag naman, oh, yung mga biglang gano'n ni Tumbaga nakakatakot eh. A solid connection. Had Malgareo moving backwards. Matapang din yung Tumbaga. Matapang. Can't say the same thing for two other fighters earlier today. Didn't want to mix it up, huh? Oh, yes. Alam mo kasi, para tayo na sa bagyo ngayon. Basta sa muntong Tumbaga,
merong cheering squad sa Tumbaga na sa Michigan, tumama o hindi eh. Uh-huh. Less than 30 seconds. Na, nakaka-influence yun sa ating mga judges, ha? Yung sumisigaw. Lalo na yung judges na malapit doon sa mga taong yung sumisigaw. Final 10. Bring it up! Ha! Ito po ang ating slow mo. Tingnan niyo po, inahabol po ni Tumbaga si Milgarejo. Pero mas pangganda po ang quality ng patamaan ni Milgarejo kaysa kay Tumbaga. Kaya nga lang po, yung Tumbaga, eh talagang dahil nakataya po ang corona ng Pilipinas dyan, kaya talaga naman si Tumbaga eh nagsusumikap para sila eh siya ay manalo. My boy, both fighters unscathed and clean so far, huh? Pero yung pagod level, that's the other interesting barometer. We'll try to keep a close watch on the telltale, you know, signs that you usually see in boxers that indicate fatigue. Yes. Alam mo kasi si Milgarejo na dahil yung kanyang lola ay namatay. Siyempre, hindi pwedeng hindi ka motivated. Magpagulaw, gabihin ng pagtulog. Maraming tao doon sa paligid ninyo at hindi na akalaing magbibigay na gantong laban yung Tumbaga. There's a face of concern in the corner of Melgarejo. Oh yes. The advantage they have right now is that they are the ones in the King's Court. Oh, yes. They are the champions as of now. That has something to do with the judging later on. If the challenger must convincingly take that title away. Yes. At tingin ko naman, Sam, mas magaganda ang patama ng Milgarejo. Kaya nga na, ang baka maubos na ubos na ubos yung Milgarejo later on. Yes. Pero so far, tingin ko naman po yung Milgarejo. Big margin? Siguro mga 2-3 points. Sa aking tingin, ha? Dahil nga ng quality ng suntok, mas maganda ang patama ng Milgarejo. Kisa kay Tumbaga. Si Tumbaga naman, diba tama, pero mas marami ang hindi nakel. No, Melgarejo has tried a variety of combinations. It's really not torn apart that defense of Tumbaga. Oo. Yung Tumbaga kasi yung nakasara eh. Hindi niya matiyempohan eh. But how much longer can Tumbaga take this, huh? How long would that defense stand up? He's been throwing some leather, but he's also had to double up defensively. Because Melgarejo, in fairness, has been unforgiving. Yes. Totoo. Kaya nga lang, yung Tumbaga, habang tumatagal, nakikita niyang medyo nahihila yung Melgarejo. Lalo ka namang lumalakas at tumatapang. Don't forget, Philippine Super Featherweight Championship at stake here. It's Melgarejo, the fighter in white who holds the crown. Now pounding it on Tumbaga. Tumbaga. Now the defenses have fallen. That'll do it for the eighth. And a good rally by Melgarejo towards the end of the eighth. Round there. Kailangan regular wearing of the baseball cap. Oo. Sino lamang? Well, lamang sa si Melgarejo sa tingin ko ha. Dahil una-una, mas maganda ang patama ni Melgarejo. Kulang lang something, ano, ha? I wish I could say more than something. It's really a flourish, an ounce of flourish. And a bit of power, I guess, that's lacking in this challenge for the crown of Melgarejo. Mas maraming patama yung Melgarejo, mas makamay eh. And you know, I think Melgarejo probably and arguably will be able to defend this crown by simply boxing. Oh, yes. Iyan ang ginagawa niya ngayon dahil tingin ko yung Milgarejo medyo ubos na eh. Oh.
medyo half bat na yun. Low bat na yun. Low bat na eh. Ang inaano niya, baka sabihin niya matambahan niya yung tumbaga. Pero yung tumbaga, medyo nawala na ng zip, ano, ng power eh. Pero yung isnit ni tumbaga, baka makatama. Yun, meron pa yun. May lakas pa yung straight ni tumbaga. A little over a minute has gone by here in the tent. Alam mo, tingin ko sa'yo, pagkulok itong bagay, suntok sa katawan niya. Hasn't tried it, ano? Oo. Dapat suntok sa katawan para dyan. Lalo makihina si Mel Grego sa suntok ka nito sa katawan, no? Para nakipagpalitan siya eh. Isa ni Mel Grego, isa niya eh. Dapat, sa at this time, dapat mas marami sa suntok. Lalo mo yun. Two and a half rounds na lang natitira, no? Right, oo. Ang maiksi na kanyang panahon. Pala, halos 1 minute na lang natitira rito sa ating 10th round. Lakas sumigaw ng grupo na yun, ano? Oo, yung grupo ni Mel Grego yun. Hindi ngayon nakakasigaw ang grupo ni itong bagay. Kaya pag ano... Medyo nung mula ng 9th round, nagbumalik yung win tungo kay Mel Grego, ano? Oo. Medyo tumbaga na had his good rounds in the 7th and the 8th. He's not really reacted in the same way over the last 2 rounds. Kita mo pati yung job ni Mel Grego hindi na maabot eh. Seconds to go in the tent. Pagod na rin yung tumbaga. And a pacing round forthcoming most likely. Tapos na muna din, tingnan po ninyo, tinakatawan po si Mel Grego ni tumbaga, pero mas marami pong suntok ang hindi tumatama sa suntok ng dalawang boksingero. For the Estrella, just being a little more accommodating to the seconds, he understands that it's the 11th round. Well, alam mo, sir, kung bakit si Aldo Haro ay nasa corner na ni Mel Grego. Bakit? Nakakompromiso na si Aldo Haro. Na? Pagkatapos ng laban na ito ni Mel Grego, lalabak si Humberto Soto. Si Mel Grego. Si Mel Grego. Oo ba? Eh, sana mag-isahin sa mabuti. Dahil pagkita lang yung pangigitan niya kay Humberto Soto. Saan gagawin ang laban? Ano naman sa Amerika yun? Mga undercard ni Pacquiao. Sometime November, no? Oo, sometime November. O kaya doon sa ano? Sa kasama sa... Hard Rock Cafe? Hard Rock Cafe. Alam po naman ninyo yan ang ano. All that is a phone call away nowadays. Oh, yes. And you don't even have to tell the operator long distance anymore. Cellphone na lang eh. Nakakaitindihan eh. As long as may load, as long as may pambayad. You understand what Mel Grego is doing. He's just pacing himself for probably a big finish in the 12th. Just to secure this. I like the... valor, the courage in which Tumbaga has fought here. But maybe he'll just fall a little short, I guess. Oh, yes. Unless he has a knockout punch left in that weaponry of his. Parang his best shots have already been unleashed, Moye. Oh, natapos na eh. Mga hataw ni Moye. Ubus ka rin yung Tumbaga. Boxingan na lang ito eh. Biglang susuntok yung ano, biglang alis eh. Ni Mel Grego eh. Ngayon po ay ang sigaw ay nanggagaling po sa partner ni Mel Grego. Final minute of this 11th round. Track approaching the final 30 seconds.
In fact, if you take it from Kumbaga's point of view, he's also pacing. Oh, yes. Siguro nag-i-engage din siya ng second win at para sa last round. Ten to go. Kumusta po pareho ang dalawang boksero? Before this final round, and Aldo Haro already tiptoeing towards the corner of Melgarejo. And now a whole night of boxing will come down to one final set of 3 minutes, and the tradition of boxing for the protagonists to touch gloves before resuming action has just been done. Crowd screaming into the 12th round. Would like to thank San Miguel Beer, San Miguel Coffee, Grand Matador Brandy, Ginebra San Miguel, Red Horse Beer, the Philippine Charity Sweepstakes Office, and Biogenic Isopropyl Alcohol. Both fighters going toe-to-toe, but Tumbaga's out of gas. Oh, obusta na si Tumbaga. Si Melgarejo naman, siguro. Ang Melgarejo, kaya hindi masyado ng ano, baka maputok ang pa, baka medyo malapit na rin ang laban siguro yung Doki Imbuarte Soto. Alam ko, ang laban nyo na Bernabe Gisimson, August 15 eh. So baka ito kasama din sa card na yun, sa Hard Rock Cafe. Ito yung stance ni Tumbaga, no? Ano bumuka eh. Kanina, hindi eh. Leading with that shot. Pasukin na pagsunto ko yung sunto, pero ayaw ibigay ni Melgarejo eh. Yung Melgarejo, hindi na itinoto ng sunto, pero madami. Para lang napalayo itong si Tumbaga, no? Oh, big shot by Tumbaga. And an uppercut by Melgarejo. Bring it up. And just entering the final minute of this 12th round. Boy. Medyo po nasasaktan si Melgarejo sa katawan pag bumubomba. 36 minutes of rugged action. That's the Barangay Melgarejo. Bring it up. Tumatalikod na, no? Pagod na eh. Boses na lang ata ng mga kasamang napapatayo sa kanya eh. Talaga. Oh, okay. Will there be a problem? Tumbaga coming to life here. Less than 30 seconds. Melgarejo is trying to hang on. Tumbaga sensing some new life. And both fighters going toe-to-toe. Will there be enough time for Tumbaga? Last 15 seconds. Pareho na po silang ubos-ubos. Pero si Tumbaga po nagdadala ng laban. Dapat po si Tumbaga nung inibitan. Yan po na ginawa niya. 10 seconds to go. And what a finish. This will enter the books as one of the biggest fights of probably the first half of the year, because both fighters gave it their all, and that's all we ask sometimes. Yes. Ladies and gentlemen, winner of this contest will receive a Biogenic Isopropyl Alcohol. And of course, the winner will receive a championship trophy donated by the Honorable Mayor Aldrin San Pedro. Ladies and gentlemen, here at the Muntinlupa Complex, we will go to the scorecard. Robbie Yulo scores about 118-110. Attorney Epi Almeida scores about 115-113. Ricardo Canla scores about 114-114. Ladies and gentlemen, for your winner by majority decision, and still the Philippine Super Featherweight Champion, Errol Melgarejo!
That's probably music to his ears, Moy. Oh, yes. Very close, huh? Well, family and friends. Wow, may barangay pang... I sense that this is a tightly knit family, huh? Oh, yes. Yan po ay ang kanya mga unibeti. Okay, Moy, let's look down the road. It's a, you know, no, a majority decision win. May isa nagbigay tabla, no? Oh. I think he was impressed by Tumbaga's